Yes, good morning mga kadakers. Good morning. Bago po ang lahat, please subscribe to my YouTube channel, Dr. T3. Pakihit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload. Salamat Lord sa kunting ulan. Sa wakas, umulan na rin. May mainom na rin ang mga alagang itik namin. So mga kadakers, sa ganitong klaseng ulan, hindi pa kaagad bubuylo yung mga alagang itik natin sa pagpangingitlog kasi magpatibudbud pa yan sila at magpataba pa yan sila. So hintayin lang natin ang panahon para sila ay mangingitlog. Pero sa ganitong klaseng sitwasyon mga kadakers, lagyan natin kagad ng feeds yung mga alagang itik natin sa gabi para mabilis silang magpatibudbud. Huwag nating hayaan na pabayaan lang kasi sayang ang panahon. Panahon na ito sa pagbawi natin. Dahil kapag mainit, wala talaga kahit masyadong malawak yung kanilang area na pagkainan mga kadakers. Walang silbi kapag wala silang malpaliguan. So kung ganitong klaseng panahon na may tubig na at may mapaliguan na sila, babawi tayo kaagad mga kadakers. At kahit may tubig ng ganito karami, huwag nating hayaan ang ating mga alagang itik na ilapag dyan hanggang sa tanghali kapag mainit. Kasi delikado yan sa lumpo mga kadakers. Pero kapag ganitong klase, malilim lang at medyo maulan-ulan, makulimlim hanggang sa buong araw, pwede nating hayaan lang sila dyan sa area. Tingnan lang natin kung mayroong mga aso. At yan lang ang ating babantayan. Hayaan lang natin sila dahil kapag mabusog yan sila, papatong lang yan sa mga tambak mga kadakers. Ang gawin natin dyan ay libutin lang natin yung buong isang ektarya halimbawa kung dyan mo nilalagay para hindi sila magwatak-watak hanggang sa hapon. So ganyan lang ang gagawin natin mga kadakers. At pupunta tayo doon sa mga ubo o kahit saang banda basta may pagsilungan lang tayo. So ganyan lang ating gagawin para iwas din tayo sa sakit mga kadakers. Kung walang mga kubo yung mga area nyo kadakers, ay maglagay kayo ng kunting trapal na para kung umulan ay mayroon kayong masilungan. So ganyan ang ginagawa natin mga kadakers dahil hindi po tayo robot. Kailangan mga kadakers kung mag-ingat tayo sa ating mga alaga, iingatan din natin ang ating sarili para hindi tayo magkaroon ng abriya sa katawan. So ganyan lang ang pag-alaga sa mga itik at sa ating sarili mga kadakers. Dito sa area natin mga kadakers, wala po tayong kalaban dito. Wala tayong katabing itik. Malayo sila. Nasa 4
na kilometro yung distansya namin. So, napakaraming mapatukaan. At kung inyong makikita ay may kubo dyan. Dito lang tayo nagsisilong kapag umuulan. Sa panahon ngayon, medyo makulimlim nga ang panahon. So, ganyan lang mga kadakers ang buhay ng mag-iitik. Kailangan tiis-tiis lang. At sa panahon ngayon, mahal na ang lahat. Buti pa yung lahat ay nagmahal. Pero yung may-ari, hindi na nagmahal. So, ganyan lang mga kadakers. Dahil mura na ang itlog ngayon. Kapapatong pa lang ng November, bumagsak na kaagad. Parang palay din. Sa simula, mahal. Pagdating ng marami ng palay, nagbaba na ang presyo. So, ganyan din ang mga presyo ng itlog ng itik, mga kadakers. Bubawa na rin. Parang underwear, laging bumababa. So, ganyan lang mga kadakers. Wala tayong magagawa dahil ganyan talaga ang buhay. Inahawakan ng mga negosyante ang panahon natin ngayon. Mahirap kung wala tayo. So, magsikap lang tayo mga kadakers. Huwag tayong mawala ng pag-asa. So, hanggang dito lang muna mga kadakers. Thank you very much sa inyong lahat. Sa mga subscribers ko po, thank you sa walang sawang pag-suporta sa ating channel. At paki-subscribe naman po. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-share naman yung mga video natin. At paki-subscribe nyo naman yung channel ng anak ko, yung AJ Makes Vlog. Hanggang dito lang muna. Thank you very much. Thank you for watching.